Magandang araw mga paps, mga kabakal. Ang gagawin natin ngayon mga paps, sa mga baguhan. Halimbawa, magtatrabaho kayo sa construction. At ang gagawin nyo, magbubutas ng bracket o magsisamper ng bakal. Yun ang gagawin natin ngayon. Ang gamit natin na pang samper, pang butas, welding rod, E6011 electrode welding rod. Ito talaga ang gamit natin mga paps, mga baguhan. Ngayon, ang magiging amperahe natin, 120 amperes o 130, mas maganda, mas malakas ang amperahe, mga paps. Mas madali mong maputol yung bakal o kung mag-samper ka man o magbutas ka man, mas madali mo siyang mabutas kung malakas ang amperahe na isip mo. Ito ang halimbawa ang bubutasin natin, itong gagawin natin ngayon, bracket. Ang tik-tik naman ito mga paps, bago ka tumira, bago mo siya butasin, igikis-kis mo muna. Yung mga baguhan sa mga paps, kikis-kis mo muna sa dito. Pag kumislap, tirahin mo ngayon ito, butasin mo na ito. Kasi kung halimbawa, mga paps, kung titirahin mo agad dyan, didikit ka. Ngayon, pag nakahalimbawa, nakasuot yung welding mask, no? Wala ka na makita. Kaya ang gagawin mo dyan, kikis-kis mo muna. Kis-kis mo pa. Pag mag-kislap, makikita mo na kung saan yung nilagyan mo ng chokton, kung kulit-kuti. Diyan ka na po ngayon pupunta. Ayan ang diskarte mga kabakal. Isa pang yung tip naman dito mga kabakal, pag bubutasin mo ito, dapat nakatayo siya mga kabakal. Kasi bakit? Kung hindi siya nakatayo, mag-iipon kasi yung ano niya, yung laksin sa ligod. Pag nakaganyan siya, pag nakaganito siya mga kabakal. Pag nagbutas ka ng ganyan, nagbutas ka ng paganyan, paganyan, ganyan mga paps, mga baguhan lang. Pag naputas ka ng ganito, mag-iipon yung truck niya dito. Sa likod, mag-iipon siya, mahirapan ka kayo mag-grind. Pag ganito mga paps, ganito, yung binatasan ko kanina, ito ang ano niya. Ang likod niya. Ayan mga paps. Wala ka ano siya ang plak sa likod. Kasi hindi siya naiipon dahil nakatayo ang pag-ano natin. Ang pagbutas. Hindi ko ngayon mahihirapan mag-grind, mga paps. Ganun lang, yun ang tips na mabibigay ko sa inyo. Lalo sa mga baguhan.